Huwag niyo po kaming pababayaan. Iligtas mo po ang daigdig sa kalupitan ng panahon at sa pagkaganid ng aming kapwa. Araw-araw, ayon sa mga radyo't pahayagan, libo-libo ang namamatay sa lahat ng sulok ng daigdig dahil sa gutom, sa mga paghahamok, mga krimen, lindol, baha, unos. Kawawa po naman sila, lalo na mga bata at matatanda. Huwag niyo po akong aalalahanin. Sa katunayan, kung inyong mamarapatin, ay buong puso kong inihahandog sa inyo ang aking buhay at pagkatao. Kung makakatulong ng kahit konti sa ikapagtatagumpay ng katalungan at katibasayan dito sa daigdig. Maraming bahay, baka makatama ka. Sa'yo, bayaw eh. Wala akong balik sa akin eh. Tinatamaan ko lang, gusto mong patamaan. Ang ganun ko yata. Talagang isang araw. Pwede mapasok ni Lola yung kunyoli sa karayom. Ang ginawa ko, binala ko ngayon dito. Ang alin? Yung karayom? Yung sinulir! Ah. O, ano nangyari pagkatapos? Tinira ko ngayon yung sinulir. Pasok mo sa loonid! Sa karayom? Oo! Good. Ay, maniwala? Nakita mo yung buong yun? Oo, oh, anong gagawin mo ngayon? Magalas ka. Baka makatama ka ng mga tao ron. Ako yung bahala! Aray ko! Pero tinamaan ko ba yun, ha? Tinamaan ko, ha? Oo, oh, tinamaan mo. Tinamaan ko, tama mo. Huwag na! Ramon. Uy. Ding-ding. Anong ginagawa niyo ito? Pumuntay namin ang ate. Oo nga, nandito pa kapilya, nagro-rotaryo. Namili kayo, ata? Oo, eh. Wala nga mabili sa palengke, eh. O, sige, Ramon. Ding. Bakit? Ba't mo ko pinaka... Ba't hindi yung kakay, Kristen? Eh, pag ganun-ganun ko pa. Tira ito. Eh, binati tayo eh. Bastos naman kung di natin kakawayan. Aray! Susumbong ito kay ate! Ito talagang putong lupa na ito. Ramon, ba't kailangan ka masapos, Kristen? Eh, binati kami. Tinanong kung anong ginagawa namin dito eh. Sabi namin, hinihintay namin si Narda. Masama ba yan? Swapang ka eh. Bakit ako naging swapang? May Nardang pilay ka na eh. Pati si Christy, pinakikilaman mo. Aray! Ano pilay sinasabi mo? Talaga namang pilay ang kapatid mo ah. Babatukan ko ito eh. Ang tira ay susutebang pakibata pinapatulan. Huwag ka maalam, bayaw. Alam ko ito. Bahal ito. Eh, bahal siya. Tayo na! Loko ka ah. Easy ka lang ah. Wala sila, Nestor. Nagpapausok lang. Ang yayabang! Ang papangit naman! Sana, itirayin ko na. Naawa lang ako eh. Hindi ka na. Magandang hapon na! Magandang hapon, kaya mo! Eh, paano gaganda ang hapon at siya dating kayo?
Muntik na buhay, Reo. Nananahit ka dito sa bahay, dadalo ka sa katanong. Kain mo naman, oh. Hoy, 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 hoy. Hindi na pa yan. Madaling silid sa bulsa yan. Oh. Lalo ka, no? Hinilipit ang gultong garapo na ito'y madaling kupitin. Oh, bakit? Bakit? Nandiyan ba si Christy? Abay, ito'y tindahan. Ito hindi tanongan ang nawawalang kalabaw. Doon, doon kayo kay Tomas na butas-butas ng tindahan. Doon kayo, mamuisip. Huwag dito. Hoy, pare! Hoy, pare! Pare! Hapon ay, wala pinatang nangyayari ah. Hoy, pasusok na araw. Eh, mag-iinuman sana kami. Oh. Eh, tila wala mapupulutan dito eh. Wala rin lang may atang mainom dito eh. Magbuti pa doon tayo kumatumas. Meron tayo ditong inumin. Pulutan. Ganun pala naman eh. May pera ba kayo? Aba, 10 gabang palay ang binenta niyang kahapon. Dalampo! Dalampo! Tatlumpo! Ang bait talaga pa ng ganito yung sinistor. Magagalan dito. Ito eh, kahit na nagdadakaw ng talumpok ng palay eh. Ito'y talagang naggagasta sa batang ito. Eh, oh, ano ba natin? Serbesa? Ah, lamalgo, lamalog. Lamalog ka? Ayan, serbesa. Ilan? Ah, bigyan muna kami ng 6. Ah, 6 na kaon? Hindi ho, 6 na bote lang. 6 na bote? Hindi. 1 kaon, serbesa. Ah, peste! Peste! Tay? Eh, may bisita tayo eh. Yung intindihin kung anong gusto nila pulutan. Hello, Christy. Hi. Hi, Christy. Hi. Anong gusto niyong pulutan? Ang gusto ko eh, mami. Mami? Wala kaming mami eh. Hindi, yung mami mo. Si Joseph naman. Sit mo na. Oh, saan ka pupunta? Medyo, pupula ako sandali. Napalakas yata yung tama sa dibdib eh. Oh, ito ng sirbesa. Alam mo, Christy, muntik ng gulpi ni Nestor, si Ramon kanina. Si Ramon? Ang pait-pait ni Ramon ah. Bakit? Tira pati ikaw eh, ibig niyang pakialaman eh. Hindi. Kaibigan ko lamang si Ramon at saka si Nanda. At yung isa pa, nagkasundo na sila. Nagtatanggol mo pa? Hindi naman sa ganon. Buti na lang, hindi kayo nagkaaway. Hindi, kawawa ka. Ngayon, makikita ko sa'yo. Hindi makakaporma sa akin yan eh. Nestor! Nestor! Ayan mo siya. Ano? Sige, mag-usama. Sige natin. Basta rin ba? Sige, mag-usama! Two! One! 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 Seven! Two! Come on.
Ano ba kayo? Talaga bang wala na kayong magawa sa makakatawa ninyo kundi maging pagbasa? Gulo, ha? Bakit hindi naksahinan yung panahon sa paggagawa ng mabuti? Magtanim kayo, mag-araro kayo. Kung ayaw na ba ninyo na ganong klase trabaho, ay titulukan ninyo ang makasama ninyo magsursi. Oh, ikaw naman. Ha? Ano ba? Sila ko eh. So ka na makatira sa akin ako. Ang puntahan mo, si Narda. Ayos, nag-iiyak. Alin, tayo na. Pwesto. Pwesto na magaling. Masagod! Lakad! Masigod! Ay, Christy. Una mo na yan. Sabi ko na sa'yo eh. Kawawa ka eh. Narda? Narda? Wala dito! Pambihira ka naman eh. Ikaw lang ipinagtanggol ko eh. Ikaw pa magagalit. Ano naman ang gusto mong gawin ko? Ininsulto ko na't lahat. Tinadyak ang pansa ko ngayon mo. Ang lagay ba naman, magpapasensya pa ako. Palagay mo sa akin. Bakla. Aba, hindi ho, Mang Ramon. Lalaking lalaki nga kayo eh. Hindi ba kayo pa nangahagad kanina para kayong rumentado? Paano? Nagsisitakbo. Eh di sana pinabayaan mo na lang sila. Ikaw tong digil na digil eh. Ikaw tong habol ng habol. Pinabayaan mo na tuloy akong nakalupasay doon. Para akong basang sisiyo. Hindi naman sa ganun, Ling. Galit ako sa ginawa nila sa'yo, eh. Kaya ibig ko silang turuan ng leksyon. Sige na naman, oh. Huwag ka na magalit sa akin. Ling? Oo nga naman, Ling. Sige na, Ling. Ling. Regulo lang, Ling. Ano, Ling? Huwag ka makialam dyan, ha? Pag hindi ko nilingling yung leg mo, eh. Yeah, buti nga kayo. Ano? Sige na naman. Buksan mo itong pinto. Diyan tayo mag-usap sa loob. Ayaw ko makipag-usap sa'yo! Please naman, oh. Nek-nek mo! Sige, aalis na ako. Adios! Talagang aalis na ako. Nariyan ka pa ba? Sige, uwi na ako. Pero, uwi na ako. Eh, Lola, makikira na lang ako sa likod bahay niyo. Malis ka na! Oo, ikaw! Sige, Lola. Mananapat na lang ako rito sa tumana ninyo. Wala, sige. Sumagot kanina sa pagkakaharap pa si Ramon. Pero sobra ka na, sobra. Wala namang kasalanan din tayo. Bakit mo pinagtabuyan na parang ketongin? Ah, kaya laki-laking tao eh. Pero umuwi nang nakaiyukot, suusukot, suukot. Ano mo lang kasalanan? Hindi mo ba nakipagbasa gulo siya? Oo ga, pero dahil sa iyo. Wala ho akong pakialam. Basta galit ako sa mga tao hindi marunong magtimpi.
Nagbubuhat ng kamay sa kanyang kapwa. Tara! Huwag kang mamakialam siya! Sige, sige, lumakang ka! Sige, tama na, tama na. Maupo ka rin at mag-usap tayong dalawa. Makinig kang mabuti. Sabihin mo nga sa akin, ikaw ba'y galit sa Diyos? Ang lola naman. Kasi, nakalibutan mo na bang si Jesucristo mismo ay natutong magalit at magbuhat ng kamay sa mga fariseyong usurerong napagpuan niyang nagagalakal sa handaan na kanyang templo. Na ang mga ito'y kanyang pinaghahagupit at pinagtaguyan na parang mga hayop. Masama sa tao ang masyadong makitid ang pag-unawa. Na ang tingin sa lahat ay itim lamang kung itim at puti kung puti. Mali yun na lahat. Sapagkat sinadya ng Diyos na magkaroon ng iba't ibang kulay dito sa daigdig. Nabigla lang naman ho talaga ako kanina eh. Ang totoo nung kalanelson ako galit eh. Kaya lang, sira mo nang napag-diskitahan ko. Siguro nga. Sapagkat, alam ko namang mahal na mahal mo siya. Isa rin naman mahal ka. Lola, kung sundan kaya namin ni Ding si Ramon, makikipag-ayos ako sa kanya. Noon, sige. Sige. Yan na. Ay, diyan nga pala sa tumana dumaan. Sige, Lola. Oo, sige. Mag-iingat kayo. Pinunong Elektra. Sa'yo, Noche. Opo. Mahia? Opo. At ikaw, Oran? Opo. Ipahayagan niyong nadarama sa ugat buhay ng mga taga rito. Ang mga elementong pangkabuhayan tulad ng ating planeta ay narito rin. Mga metal at mga iba pa nating mga hinahanap na dikas na yaman. Nagkakaisa ba tayo?
na ito ang planetang iuwi natin sa ating galaksiya. Kung gayon, ay kailangan malaman natin kung saan matatagpuan ang mga agham na makatutulong sa ating misyon. Magsipagtanong. Sino ang pinaka-agham dito sa siyensya ng lakas nuklear? Si Dr. Sarko. Saan siya matatagpuan? Sa Maynila. Sino ang pinakadalubhasa dito? Sa metal. Si Dr. Villa Fuerte ng Institute of Advanced Metallurgy. Meron ba tayong espesyalista sa kemika elektroniko? Sino ang namumuno dito sa pagpapaunlad at pagbibigay na higit na halaga sa inyong sariling kultura? Si Dr. Anastasia Matin. At sino naman ang namumuno dito sa pagising sa wastong diwang murat at pagpapatibay ng damdaming makataong? Si Dr. Jikiri Usman. Sino pang masasabi mo na mga pagbibigay ng tibay ng loob sa mga tao upang lumaban kung sino mong makapagtatangka sa planeta ito? Wala na akong dalawang hindi niyang binanggit ang maaaring makahadlang sa ating hangarin. Kaya't ipadadala ko kayo sa sinasabi niyang Maynila. Hanapin ang dalawang yun. Matyagan. Balik ang kanyang ulit at maninakaw. Pagkat ako pong may kasalanan ng kanyang pinagkaganito. Opo. Ako, dahil kung hindi ko siya pinagtabuya umuwi, hindi siya makikita ng mga taga-ibang lupalop na iyon. Kaya bilang kaparusahan niyo sa akin, hindi ko na ho gagamitin ng saklay na ito. Magtitiis na lang ako. Magpapakasakit. Ibalik niyo lang po sana ang pangunawa ni Ramon. Para niyo nang humabag.
noon. Hindi ko na itong gagamit yung pinador. Huwag kang matakot, Narda. Alam kong nakita ang iyong puso at matinis ang iyong kaluluwa. Kaya tutulungan kita. Lahat mo ang iyong palad. At may bibigay ako sa iyo. Pagmasdan mo ang batong yan at may mababasa kang pangalan. Ngayon, lunukin mo ang batong yan at pagkatapos ay sambitin mo ang nabasa mong pangalan at ikaw ay magkakaroon ng pambihirang lakas at kapangyarihan na gagamitin mo lamang sa pagtatanggol sa katarungan at sa mga api. At kung ibig mo namang magbalik sa dati mong anyo, sambitin mo naman ang iyong pangalan. Paalam, Narda, at patnubayan ka nawa ng magandang kapalaran. Dito, hahanapin ko lang yung flying saucer, ha? Oo, ako bahala. Thank you.
eksensya ng utak ng lodo. Hindi! Babasagin ko ito. Huwag! Huwag! Huwag mo sira niyan. Ingatan niyan. Kapag nasira yan, hindi na kumakabali sa aming planeta. Babalik dito yung flying saucer eh. Halika. Hindi ako kailangan makita ni Ramon ng ganito. Narda! Alika na. Ramon? 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 Ano nangyari sa akin? Ha? Hindi ko alam eh. Hinabol nga kita rito para humingi ako ng paumanin eh. Alika muna, maupo ka muna doon. Sige Ramon, maupo ka muna. Ewan ko nga ba kung ano nangyari sa akin. Parang nanaginip ako. Anong panaginip? Talagang may mga tao na mga nagtatanong tungkol sa buhay-buhay dito sa lupa. Kung sino ro ang pinakagham dito sa siyensya sa lakas ng nuklear. Ano naman ang sinagot mo? Di si Dr. Usman. Kilala naman ang lahat yun eh. Ang hindi ko lang nasagot, kung saan nakatira. Basta sabi ko sa Manila lang. Ikaw ba, alam mo kung saan nakatira? Siguro sa bahay. Ramon, ano pang ibang itinanong sa panaginip mo? Marami. Tulad halimbawa ng kung sino raw dito ang pinakadalubasa sa metal. Ano naman ang sagot mo? Hindi ko na matanda kasi panaginip lang eh. Ihatid ko na kayo. Isipin mo muna. Sige na, anong pang ibang tinanong sa'yo? Wala na eh. Isip na nga ako eh. Wala na. Pilitin mo. Sus naman eh. Pinipilit ko na nga eh. Tara, hatid ko na kayo. Paano? Teka muna. Kwentuhan mo pa kami tungkol doon sa mga ibang mo pang napanaginipan. Ano? Teka. Parang may nagtatanong sa akin kung sino raw ang namumuno sa pagpapaunlad at pagbibigay ng higit na halaga sa ating sariling kultura. At, at kung sino rin daw ang namumuno ng paggising sa wastong diwang moral at pagbibigay diwa sa ating damdaming makatao rito. Oh, Pito. Ayan ka na naman. But, nasagot mo? Hindi ko alam yan, ah.
Andali, sina Doktora Anastasia Madrid at Dr. Jekiri Usman. Simple. Eh, saan mo naman ako ang mga pangalan yan? Aber, inimbento mo ba? Sa inyo. Ano sa amin? Eh, kababasa ko lang doon sa magazine sa inyo kahapon. Pangalina, yatid ko na kayo. Huwag muna. Diyan lang naman ang sa amin eh. Sige pa, isipin mo pa kung ano pa mga tinanong sa'yo at saka mga sinagot mo. Wala na. Basta't mag-isip ka pa, baka meron pa. Eh, talagang wala na eh. O, paano, aling nakda? Kung talagang ayaw niyo magpahatid sa akin, uuwi na ako. Baka sa kakausisa mo eh, madismaya pa ako. Ikaw nga eh. O, sige. Ikaw, Ate, ilang beses yun. Kapag-awi na nga yung tao, ayun bigta naman ng tarap tayo, so sir. Kasi tanong ko ng tanong, para ang FBI. Eh, pagtano naman, nasisiguro ko na yung mga nagsipagtanong ngayon, mga tiga-flying saucer. At kaya sila nagtatanong ng ganun, dahil meron silang masamang bala. Pwede. Halika na din, uwi na tayo. Hanapin natin yung sinasabi nila mo mga comics. Din, ito. Sa ikalabing dalawa ng buwang ito, sa ganap na ikawalo ng gabi, ay magtatanghalang magkasabay sa panayam sa Channel 13 sina Doktora Anastasia Madrid na siyang Pangulo ng Komisyon sa Kasaysayan at Kalinang ng Pilipinas at si Dr. Jekiri Usman na siya namang namumuno sa komisyon sa paggising sa mga dating kaugalian at diwang moral dito sa kapuluan. Dino yung gabi ko ah! Sa kahirang kasa. Gusto ba niyo pasira mga mata ninyo, ha? Ah, tama na. Tama na yan. Siya, matulog na kayo. Oo, Lola. Matutulog na kami. Tulog na, ha? Magsitulog na kayo. Suya, maaga pa naman. Huwag ka maingay. Kaya lang ako pumayag, dala alis ako. Lang. Pupunta ako kay Dr. Madrid at kay Dr. Usman dun sa Channel 13 sa TV. Bakit? Ang ina-ingay mo eh. Kasi, hindi ba sabi ni Ramon na isa sila sa mga ipinagtatanong ng mga tiga-ibang planeta? Eh baka meron silang balak na masama. Di mabuti nandudun ako. Ngayon pa iutos ko na ang kanilang kamatayan. Bakit o? Si Dr. Usman ba? Si Dr. Madrid ay napanganib? Oo. At magtatagumpay sila sa mga adisahin. Ang kani-kanilang pinamumuno ang komisyon. Ay mahihirapan tayo sa pag-apaw. Sa planetang ito. Ang mga tao ay magkakaroon ng tibay at lakas ng loob. May paglaban ang kanilang sariling tahanan, bansa at lupa. Laban sa sino man magtatangkang sumihil o mga pisa kanila. Kaya ibabalik ko kayo muli sa Maynila. At sa pagkakataong ito, ay bukutin buhay ang dalawa. Kung tapos na tayo sa pangangailangan sa kanila, ay maaaring nila silang pati. Paliwanag pa. Sarge, you can post your men. Yes, sir. Okay, mga bata, magpusto na tayo.
sa'yo eh. Planeta ng Arco Iris sa galaksi. Planeta ng Arco Iris? Sa galaksiya ng kampal na araw? Imposible! Ngunit, totoo po. Arco Iris, huwag mo akong lukuhin. Ang planetang yan ay milyong-milyong at bilyong milya nakalayo dito sa lupa. At wala pang sasakyan na natuklasan upang makapaglakbay na ganyang kalayo. Sa buwan pwede. Pero as Arco Iris, nungka. Huwag mo akong lukuhin. Meron. Kung ibig niyong makita, ay sumama kayo sa akin. Bakit ako lang? Ano bang binabalak ninyong gawin sa akin? Ha? Nais kang turuan ng aking pinuno sa mga hindi mo pa alam tungkol sa lakas nuklear. Masama ba yun? Hindi, hindi. Pero, ibalik mo rin ako agad, ha? Oo. Kahit anong oras ninyong nakikita. Pero, tutulungan mo ako makalabas karo rito na walang makakapigil sa atin. Oo. Huwag ka maniwala sa kanya. Huwag ka maniwala!
nanay, si Lola Binay ba? Hindi. Ay, sino? Si Narda. Narda yung apo? Oo, eh alam mo, ganyan kami. Oh. Nagkaganon dahil nagalit sa akin kanina. What? Kaya kinakailangan awitin natin yung romantic. Yung anong romantic? Ito yung para mapatunayan mong mahal mo isang babae. Ah, yung para umamo ang kanyang kalooban? Oo. Ganun ba? Oo. Teka. Ah, ito. Pakinggan mo rin. Rodi Baltangaran ng aming mga napagapagapa. Pangarana? Eh, pangarana sa patay yan eh. Hindi mo naman sinabi. Basta ka mo yung makakakuha ng babae. Ako, dyan ako nakakuha ng babae. Kinakailangan talaga yung bigay na bigay pagkanta. Bigay na bigay. Oo. Dahil nagkagalit kayo, kailangan... Ay, yung para umamo! Mm-hmm. Ay, re! Bigay na bigay, ha? Oo. Kung ayos ninyong ako'y mabuhay, pag-ibig ko'y iyong ibigay. Ang bihira ka naman. Eh, bigay na bigay. Eh, sabi mo, bigay eh. Eh, hindi mo ibinigay eh. Binagsak mo eh. Hindi ko naman malaman sa'yo eh. Yung pang-romansa, yung kinanta ni Rubin Tagalog. Baka yun eh, talagang, yun eh, pang-romansa yun eh. Siya nga, ako sige. Anong one? Yung dungawin mo hirang. Yan. Okay. Oo, maganda yun. Gusto ko yan. Oo, sige. Akong kakanta. Ikaw? Oo. Bigyan mo ako sa kwan, sa key of C. Eh, ikaw na. Kala ko, kaya mo ako sinama rin. Eh, ako kakante. Yung pali, gagawin mo lang ako ang lila. Hindi, teka muna. Kaya kita sinama para ikaw ang gumitara sa akin. Eh. Hindi ako marunong. Eh. Tsaka alam ko magaling ka rin. Eh. Ay, suko sa bagay. Rin sa lugar natin, wala namang magaling rin. Eh. Kundi ako lang. Eh. Tsaka alam ko makapagbibigay ka ng tamang tempo sa akin. Okay. Pag sinabi ko sa'yo, tinuro kitang ganyan, umpisa ka, ha? Oo. Nabu!
Alam mo ba ako, Lili? Kung ipatatagal mo ako ng ginagawa mong yan, eh. Dali lang. Alam mo, sinira mo lahat ang misisan. Laka, ikaw na lang kayo. Wala tayo, eh. Uy, kakanta pa tayo. Sinasabi sa'yong kanta. Larga! 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 Alin yung liwanag, Lola? Yung kumislap! Yung parang... parang Cuatro de Julio! Kumislap? Baka nang silaw lang mo kayo sa ilaw ng altar. O siya, ilaw na kong ilaw. Pero bumangon ka na dyan. Talilat na kakahiya kay Ramon. Nakapangburol pa naman yung tao. Tali ka na, magbihis ka na. Sasabihin ko nang bibihis ka lang, mag-packeting ko na. Pangalawang pangalan na nabanggit ko sa aking panaginip kanina. Baka gusto mo malaman. Ano? Yung espesyalista sa metal? Oo. Anong pangalan ng sinabi mo? Yung nabasa ko sa dyaryo nung isang araw, tungkol sa scientifico. Si Dr. Antonio Villafuerte. Ang galing pala nun. Kahit sa ibang bansa, kilala. Ah, oo. Hindi naman sa ipinagtatabuyan kita, pero masyado ka yata napalabang kanina. Baka gusto mo na magpahinga, di magkita na lang tayo bukas. Oo nga, no? Sige, alis na ako. Para makapagpahinga ka na rin. Lola. Ah, sige. Sasabihin ko na lang. Sige. Tahimik na.
Siguro tapos na ang away. Sino po itay? Nakapatay na si Ramon. Tignan mo nga si itay. Sige na itay. Sabi mong maharap sa akin? Sila po ay reporter daw. Ibig ko yung pangsakit. Pasok mo sa lunyo. Nabaman, Major. Pero, Doktor, hindi ko pa siya na sa secret check. Nabaman, bumaila naman. Relax, Major. Relax. Yes, sir. Hello? Meet Miss Cara ng Science Digestive. Bopo ka. Thank you. Violet stockings? Mm-hmm. I hope you don't mind. Sure. Oh, face makeup? Yes. And violet hair too? Yes. Yan ba uso ngayon? Mm-hmm. Ang fashion nga naman. What can I do for you? Ipinadala po ako ng aning magazine para kunan kayo ng litrato at counting interview. Mm-hmm. Maaari. Di po ba may roof garden dito? Mayroon. Diyan lamang sa next floor. Pwede po bang doon tayo magkuha nun para mas maganda ang liwanag? Sapagkat naiwanan ko ang aking strobe light. Maaari, pero... 10 minuto lang mabibigay ko sa iyo. Tama na po yun. Saan po ang daan? Nagumahin, Major. Pero, Doktor, kukunin lang ako nagtrato sa itas. Sandali lang. So, wait.
pala rito. Sino kaya sakay? Ako po. Saan ko po kayo dadali? Okay, mag-mag. Elektra. Paano natin may tataguyod ang ating misyon kung hindi rin natin makukuha?
ang kanilang dalaghasa sa lakas nuklear at eksperto sa metal. Ang ating misyon, naiuwi ang planeta nito sa ating sariling galaksiya, ay matutupad sa anumang paraan. Let's go on with the celebration. Thank you.
Ang gamitin natin kasangkapan para mahulog sa ating mga kamay ang mga dalubhasang kagamitan. Makailangan natin makatulong sa paglilipat ng planetang ito sa tabi ng Arco Iris. Saan po natin siya hahanapin? Mahal na Elektra? Ano yun? Yung lalaking kinuna natin ang esensya ng utak. Ang pangalan niya ay Ramon. Siya ang kasundahan ng aming na kalaban. Paano mo nalaman? Sinabi ko ni Darna. Sinong Darna? Siya ang babaeng mandirig mo. Nalinig ko namin. Sinabi niya kay Mrs. Madrid. Kung gano'n, wala tayong dapat gawin kundi hanapin si Ramon para maging pain upang ang Darna ito. Tama. At napakaliit ng kanyang daigdig upang hindi natin siya matagpuan. At sa pagkakataong ito, ay ako ang lalakad upang tayo ay makatsak ng tagumpay. Ang damit mo, baka magkasakit ka. Ibang tinuha mo kung mag-iisang sa labat para mainita si Kimura mo. No?
Patungo ako, Mengla. Nasira ang kotse, kaya naglakad ako. May nakasalubong ko isang lalaki. Bigla na lang akong sinugapan. Nagtatakbo ko hanggang sa makarating ako rito. Mabuti na lang ang tinulungan mo ko. Gusto mo ba pagtila ng ulan, ihatid kita sa munisipyo? Huwag na. Yakapin na lang ako. Ha? Miss... Mamayag. Mas may pet. Tulog na iyong isipan hanggang iutos ko magising at ikutos ko ang aking kamay. Wala akong maaalala sa mga nangyari kagabi. Ako na lamang ang magtataglay nun sa aking gunita hanggang sa magbukas ang panahon. Pag-alis ko ngayon, maghintay ka na isang oras bago ka bumangon. Hanapin mo ang iyong kasintahan. Pagkakita mo, sinyasan mong sumunod. Dali mo sa manggahang kahanggan ng bakuran mo. Pagkatapos, ay wala ka nang gagawin at madarama hanggang sa gisingin ko ang isip mo. Paalam, Ramon. Ramon!
siyang mabuhay. Ito'y metal na galing sa aming galaksiya na kahit ikaw ay hindi mo kayang tulong. Marami na ang namamatay sa buto, malnutrition at sakit.
sa bilis ng pagdami ninyo. Sa loob ng 50 taon, ay aabutin kayo ng 10 bilyon. Diyan na darating ang pagsisiksikan ng mga tao. Hanggang sa pinakamataas na bundok. Kasunod, pestilensya. At panghuli, ang pagkaubos ng kasariwa ng hangin na kailangan nyo lang hapin upang kayo mabuhay. Ang wakas, ang kamatay. Kailan mo madadala rito ang mga taong kailangan ko? Madala ko nang sila rito. Hindi pa rin kayo magtatagumpay. Bakit? Oras na mabalita ang mga binabalak ninyo. At ang ganyang kalaking operasyon ay mahirap ilihin. Lahat ng kababaihan dito, na tulad ko, na may lihim na kapangyarihan. Marami kami, libo-libo, ay tiyak na ahad lang sa inyong mga binabalak. Kung sa akin lang mag-isa, nahihirapan kayo. Libo-libo pa kaya. Kayo rin. Ang ibig mong sabihin, marami rito ang katulad mo. Bakit wala na kami nakita iba? Sapagkat kung hindi kailangan, meron kaming pangkaraniwang katauhan na ginagamit na hindi ka pansin-pansin. Malinis ng kanyang tagumpay. Tayo dapat tumupad sa ating pangako. Sapagkat tayong mga taga-ad ko sa may isang salita. It's
Kontrolin mo ulit natin ito. Bago kayo umalis. Maybe. Narda! Bigo ako, ngunit maligaya akong aalis. Sapagkat natitiyak ko, na ang namagitan sa ating dalawa ay magbubunga na isang alaala na aking pakaingatan habang ako yung bubuhay sa aking sariling baby. Ang mga yun. Mari ka pa? Baka akala mo hindi kita susumbong kay Lola. Isusumbong kita.